Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Eto nga, cambio muna tayo ng topic ko, mga kaibigan. At mukhang plano ng ano, kumbagay balik operasyon na yung mga bus. Ating kausapin na sa linya ng ating komunikasyon si Association of the Philippine Executive Director Alex Yage. Director Yage, si Rex Kayanong sa DZME. Magandang hapon, Tarek, at magandang hapon din sa mga nakikinig sa ating programa ngayon. Apo, at salamat po sa pag-unlock ho sa tawag ho namin. Pinayagan na ho ng IATF ang pagbalik hong operasyon ho ng 2nd Provincial Bus. May nakarating na po ba sa inyo kung anong posibleng payagang ruta, sir? Yung point-to-point? Actually, Tarek, sa... meron ng mga nabuksan dati na mga ruta. Apa? Initially, mga 36 na ruta. Ito yung galing sa Region 11 sa Davao City. Apa? Sa Region 8 sa mga bayan ng Samar, Leyte. Region 6 naman galing sa Iloilo at Aklan. Apa? At meron na rin mga nabuksang ruta sa Region 3 galing sa San Fernando, Pampanga at galing sa Cavite, Laguna at Batangas. At lately lang, noong December 8, may mga ruta na binuksan, na 14 na ruta galing naman sa Region 2, sa Cagayan Valley, sa Isabela, Pampanga, Bulacan, Laguna. Apa? At meron ring mga ruta na galing din ng Cavite. So, more or less, mga around 800 to 900 buses na yung unang pinayagan na ng LTFRB makapagsimula ng terminal-to-terminal operation. Opo, at ito po, kumbaga, ano to, madadagdagan pa ho ba itong, itong point-to-point na provincial bus? Saan po kaya ito, Director? Actually, correct, ang aming panawagan sa kanila, magbukas na sa Region 1. Ito yung galing sa Ilocos Region. Mga ruta sa Cordillera Region, ito yung galing sa Baguio, Mountain Province. Yung mga bayan sa probinsya ng Pangasinan, sa bayan ng sa probinsya ng Quezon, sa Aurora, Zambales, at saka sa Bataan ay pati na yung mga bayan dito sa rehiyon ng Bicol. Ayun ang panawagan namin na kung maaari sana ito na yung mga buksan na mga ruta at kung ang kanilang regulasyon ay terminal to terminal. Apa? At merong mga
safety protocol, nakahanda naman kaming sumunod sa mga safety protocol na ito. Apo, Director, sa inyong pagtaya, kailan po matatanggap yung memorandum circular ng LTFRB para ho dun sa balik operasyon? Actually, pag lumabas yung memorandum circular, kunyari, ngayong araw na to, yung circular na to ay kailangan munang ipadala sa UP Law Center. Usually, mga isa o dalawang araw yan doon. Pagkatapos noon ay ilalathala yan sa isang newspaper of national circulation. Pagka yung effectivity ay immediately, pagka nai-report na sa UP Law Center at lumabas na sa dyaryo ng national circulation, ay magiging effective na ito. Apa? So, inaasahan namin na kung sakaling maglabas ang LTFRB ng circular ngayong araw na to o within this week, baka sakaling next week bago magpasko ay marami na tayong ruta na pwede nating pwede na makabalik ulit yung mga provincial operations. Apo, at Director, meron po kayong panawagan sa gobyerno na i-waive na yung mga ilang fee tulad ho ng supervision fee, registration fee, insurance premium sa pagbalik ho ng operasyon ng mga provincial buses? Yeah, tama yun, Karex. Kasi almost 10 buwan nang hindi nag-ooperate yung mga buses. So sa 10 buwan ay bago kami mabigyan ng authority muli na payagan ko ulit kami makabiyahe, kailangan i-renew namin yung insurance ng mga bus, kailangan i-renew namin yung rehistro, kailangan bayaran namin supervision fee. So ang panawagan namin, total naman ay halos sa 10 buwan na namin hindi nagamit ang mga bus. Baka sakali po na aming panawagan na i-waive na muna po ito. Makakatulong po ito ng malaki para sa mga continued viability po ng aming operation. At least makabiyahe po kami at at least maisalba po namin yung aming mga kumpanya. Apo, Director, magkano po sa inyong pagtaya yung halaga nilalaan dun sa mga provincial bus operator sa mga ganitong fee? Actually, yung supervision fee, Karex, hindi lang naman na provincial bus yan. Pati kasama lahat yan yung mga pampublikong sasakyan. So, pagka meron kang prangkisa na pampublikong sasakyan, meron kang babayaran supervision fee bawat taon. Ito, ang computation nito base sa bigat ng sasakyan mo eh. Kung mabigat yung sasakyan, kunyari 16 na tonelada, merong karampatang bayad yan sa bawat tonelada ng sasakyan. Apa? Na supervision fee at registration fee. At dahil nagsasakay kami ng pampasahero, open kami sa publiko, ay kailangan meron kaming mga insurance premium para sa pasahero. Opo, at ano ho to? Isa sa ilalim po ba mga driver at conductor doon ho sa COVID-19 test? Actually, Karex, mabuti na itanong mo yan. Ang local government unit, kailangan na kung saan manggagaling yung bus, kailangan yung bus crew niyan, yung driver o yung conductor, dun kailangan mismo meron silang rapid test o antigen test na sila ay negative bago sila makabiyahe. So isa yan sa mga requirement ng local government unit. Ito rin talaga importante rin ito na maipatupad natin ito para maiwasan natin na yung ating mga driver-conductor sa bus ay wala, ligtas sila sa sakit at hindi sila makahawa. Apa? At hindi sila mahawa doon sa mga ating mga pasahero. At Director, panghuli na lang, ano po yung inilatag niyong hakbang ho ngayon ng mga Provincial Bus Association upang matiyak kumbaga yung kaligtasan ng mga pasahero, driver, conductor at maging yung mga empleyado sa bawat terminal?
actually meron tayong tinatawag na Seven Commandments na pinalabas ng DOTR at saka LTFRB. And kung susundin natin ito para sa mga lahat ng pasahero at lahat ng mga operator, susundin na dito pagsusuot ng face mask, face shield. Pag nasa loob ng bus, kailangan na bawal magsalita, bawal gamitin ng cellphone, bawal kumain sa loob ng bus. Kailangan merong proper at continuous the disinfection sa bus, no? Apa? Habang bumibiyahe, kailangan may continuous disinfection. At yung social distancing na susunod yan. At ang bus hindi pwedeng huminto sa kahit saan-saan lugar lamang. So kailangan yung mga hihintuan din namin ay aprobado din ng aprobado rin ng mga local government unit. At yung mga pasahero ay dapat merong proper contact tracing. Meron tayong passenger manifest sa bawat biyahe para malaman natin kung saan ang galing yung pasahero, saan papunta, ano ang contact number nila para maiwasan natin na ng pagkalat ng infection. Apo, at kami nagpapasalamat po, Director Alex Yagi. Sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Karek, at sana may paliwanag natin sa ating mga mananakay na kailangan meron silang sundin mga protocol. Otherwise, hindi rin sila makakabiyahe. Kailangan meron silang travel pass. Meron silang dalang ID na sila ay tagaroon sa lugar nila. Meron silang company ID na dun, kung pupuntahan nila yung place ng kanilang trabaho, kailangan meron sila nun para kung sakali man merong maninita sa kanila na law enforcer, meron silang maipapakita na sila ay merong karapatang travel pass. Apa, para sa gagabitin nila sa pagbiyahe nila. Apa, Director, baka sabihin nila, ready na nga ang bus, ang problema naman karik sa namin, yung pamasahe. Tama yan, malaking bagay din yung pamasahe. Kasi yung pagtitest lang, Karik, may bayad na kagad yun. Bukod dun sa pagbabayad sa testing, kailangan pa yung pamasahe na. Pero wala namang pagtataas ang pamasahe ng bus, Karek. So, ayun naman ang magandang balita para sa ating mga pasahero. Apa, salamat po, Director Alex Yage. Thank you po. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Association of the Philippine Executive Director Alex Yage. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.